Kamusta mga idol? PBA update muna tayo. Nag-uumpisa na nga ang balasahan ng player sa mga PBA teams. Ito nga ay matapos matrade si Mac Bello ng Meralco Bolts papunta sa Rain or Shine Elasto Painters kapalit ng center na si Norbert Torres. Isang nakakagulat na trade ito mga idol dahil hindi ini-expect na may magkaka-interes pang kunin ang serbisyo ni Mac Bello. Simula kasi ng ma-draft itong si Mac Bello sa PBA noong 2016, tila bigla na lang naglaho ang makinang na laro na ipinakita nito noong kasagsagan ng paglalaro niya sa FEU Tamaros ng UAAP. Isa kasi itong si Mac Bello sa top prospect sa PBA noong panahon na yon. Nabadbit kasi niya ang FEU Tamaros sa championship at nabigyan niya ito ng kampyonato bago pa siya tumungtong sa PBA. Nag-average lang naman siya ng 17 points, 10 rebounds at 1 block noong championship series nila laban sa UST. Sa kasamaang palad, hindi niya naipakita sa PBA ang monster performance na pinakita niya sa UAAP. 4 na taon siyang naglaro para sa Blackwater Elite pero walang kinahinatnan ang laro niya doon dahil na din sa dami ng injuries na tumama sa kanya mga idol. Dahil dito, napilitan ng Blackwater na ilipat siya ng ibang team. Kinuha si Mac Bello ng Meralco Bolts noong 2021 sa pag-asang manumbalik ang magandang nilalaro nito noong siya pa ay nasa UAAP. Sa kasamaang palad, hindi pa din sinwerte itong si Bello sa Meralco dahil sa hindi malaman na dahilan. Bigla na lang kasing nawala si Mac Bello sa rotation ni Norman Black at mas pinili na lang gamitin ang injury prone na si Raymond Almasan. Matapos nga nun hindi na nakita pang naglaro ang mamang ito sa Meralco. Kaya naman madami ang nagulat na kinuha pa si Mac Bello ni Rain or Shine coach Jeng Giao. Si Norbert Torres kasi ang napili ng Rain or Shine na ipamigay sa Meralco kapalit ni Bello. Maganda naman ang nilalaro ni Torres para kay coach Jeng Giao kaya naman madami ang nagulat na ipinagpalit siya kay Mac Bello. Pero ano nga ba ang nakita ni coach Jeng Giao kay Mac Bello para kunin niya ito papunta sa Rain or Shine? Mukhang malaki pa din ang tiwala ni coach Jeng dito kay Bello kahit na hindi naging maganda ang umpisa ng career nito sa PBA. Gusto kasi niyang bigyan ng pangalawang pagkakataon ng underachieving na player na ito. Nakita kasi ni coach Jeng na napakalaki ng potential ni Bello na maging big contributor sa Rain or Shine. Pero ayon sa kanya, desisyon pa din daw ng Rain or Shine management na kunin si Bello dahil hiniling daw ng Meralco Bolts na kunin si Norbert Torres. Mabigat daw sa kalooban ni coach Jeng pakawalan si Torres dahil napaka-impressive daw ng pinapakita nito sa kanilang practice. Gayunpaman, wala na daw siyang magagawa pa dito at nakafocus na lang siya sa role na ibibigay niya kay Mac Bello. Kung sa ibang team ay hindi na siya nabigyan pa ng pagkakataon para maging superstar, ibahin niyo si Coach Jeng Giao. Madami na kasing player na nahawakan ni Coach Jeng ang naging maganda ang basketball career sa PBA. Kabilang na nga dito sina Paul Lee, Jericho Cruz, Kevin Alas at madami pang iba. Kaya naman balak ni Coach Jeng na iretoke ang laro ni Bello. Baka kasi hindi din komportable si Bello sa posisyon na nilalaroan niya kaya hindi nito mailabas ang totoong galing niya sa court. Ano pa at naging finals MVP siya sa UAAP diba? Maganda din naman ang nilero niya para sa Gilas Pilipinas kaya naman hindi imposible na manunumbalik muli ang laro ni Mac Bello sa pamamagitan ni Coach Jeng Giao. Ano masasabi niyo mga idol? Comment down below. Hanggang dito na lang muna mga idol. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits ulit tayo sa susunod na videos na aking ipapalabas patungkol sa basketball. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please consider to subscribe at huwag kalimutan pindutin ang like at notification bell button para updated ka sa mga bagong videos na aking ipapalabas. Salamat mga idol!